syempre lang ang mangarap. Oo naman, di ba? Oo, walang masamang mangarap dahil ito ay libre, walang magpipigil sa inyo. Pero kakaiba ang buhay, ang pangarap. Ayun. So makikita natin at marinig natin, matutunghaya natin dito sa Ito Ang Tahanan. Ano nga ba ang buhay na pangarap? Papasukin natin ang ating natatanging panauhin na magbibigay inspirasyon sa segmentong ito. Andito na ba si Celani Palagtiu? Okay, kung andyan na siya, bigyan taan natin. Nancy, pasukin na natin si Celani Palagtiu. Nasaan si Han? Oo, ito pa yung mga taga-subaybay natin. Sabay ko po habang nag-aaral ako na working student po ako hanggang sa nakapagtapos
nakatapos pa ako sa Awa ng Panginoon, na nakatapos po ako ng industrial psychology noong May 2018. Ayun po. So, habang nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, ano pong mga trabaho na pasukan mo na naglakas loob dahil na ay kailangan ko ito kasi nakakatulong sa amin pag-aaral? Yung dito ko po sa kanya ko po natutunan, yung pag-online shop po, yung online seller through online, nagbibenta po kayo ng mga damit, mga shoes, mga mag-post-post ka sa mga groups, ayan, tapos magkakaroon ka ng mga customer. Ayun po, may naranasan pa ako, kanyari walang pasok, punta ako ng consortium, magkukuha ako ng order, tapos minsan na-relate ako minsan pag sa subject ko, pero naiintindihan naman ng teacher, sabi ko, kasi nga, galing pa akong divisorya, nag-deliver ng mga orders, ganyan. Eh, po, sa matutok, parang matutok ko graduate doon, noong March 2018, nakilala ko po doon kung saan ako nagtrabaho ngayon, yung Fruminay po. And habang nag-aaral ko po, ako, pumasok po ako bilang property consultant and ahente po. Hanggang sa makagraduate po ako, ayun, hanggang nag-focus na po ako sa trabaho nung nakagraduate ako. Trabaho ko po, tutulong sa mga government natin na magkaroon ng sariling bahay. Yun din po, parang para sa akin, sabi ko sa sarili ko, ako ang pangarap ko din yan. Kasi kung kami pamilya sa probinsya, wala kaming maayos na bahay. Kung may mga nakakilala sa amin, yung bahay namin, barong-barong lang. Hindi siya sawali lang siya. Ako lang yung tapos lupa yung sagay ko sa po, pero okay naman siya, maayos naman. Pero siyempre, papakarap namin pamilya na magkaroon ng sariling bahay. Kaya sabi ko sa kanila, gusto ko silang parang nagustuhan ko yung trabaho kasi parang hindi yung balang araw, hindi yung gusto kong mago. Kapag po nagka-pera-pera na. Kaya po nakakatuwa
ginagawa na kung saan mga panaliin trabaho. Ay, unang sigaw po ako, inaral ko po yung mga trabaho ko, kung paano makakakonvince ng mga tao, kung paano sabihin sa kanila ang kalagahan ng bahay, ganyan. Ay, po, nagkaroon na po ako habang tumatagal, dumadami na po yung mga kababayan na nagtiwala sa akin, hanggang sinasamahan ko sila sa hanggang maka-turn over sila. Tapos habang tumatagal po, ayun, yung mga bagot po sa trabaho, ayun po, lumalabas na rin yung pinagpaguran ko, hindi po ako nakakaipon. Ayun, sabi nila, tungkuno ba na ang Ilocano ay natawag ito? Kuribon. Ayan. Tapos sa akin, Ilocano ako, pero hindi parang hindi ko rin ang tawag doon. Marunong lang magtago kung kailan gagamitin yung pera. Ganun. Na para example, ngayon, ayun, kung meron ka mag-ipon, yun po, nakaipon-ipon ako nung una. Ang una kong invest, TV talaga sa probinsya. Kasi, bata pa lang kami nung, simula nung bata kami, wala kaming TV. Sabi ko, nakikinood ko kami sa kapitbahay. Sabi ko, bibili ako ng TV pag nagka-pera ako. Ito TV yung una kong binili. Tapos, February po, 2019, ayun, nakapag-ipon-ipon ako ng motor para sa father ko. Ayun po, nakaipon ako ng cash. Ayun, pinang-cash ko po ng motor ng father ko. Kasi sobrang hirap po sa probinsya. Pag naglalakad ka lang, wala kang sasakyan. Kaya kailangan po talaga ng motor. Ayun, natuwan po sa father. Tapos, po, ayun, sa pag-tsaga ko rin po pag-iipon, ayun, hindi naman po halaga, hindi mo kailangan mag-ipon ng cash na malaking halaga para matupad yung mga pangarap ko. Mahirap mag-ipon ng million, ganyan po. Kaya, eh, kung natutunan ko rin na hanggang kaya mong magbigay, hanggang kaya mong mag-invest, mag-invest tayo. Ngayon po, nakakatawa po dahil salamat sa Panginoon, dahil po yung naipon ko yung mga mission ko, ayun po. Nakapundar po ako ng bahay sa para sa parents ko sa Nueva Ecija. Ngayon po. Opo. Opo. 700 square meter po yata yung lupas ng may bahay natin. Kaya nakakatawa po at sa ngayon po, ayun, tumitira tapos maraming kulay dun sa paligid kaya nakakatawa walang lockdown pa wala naman wala. Okay, so sa mga tweet sa iyong batang inisip, hindi naging hadlang ang kahirapan, naging daan pa yon para ibuhay mo ang iyong pangarap. Naku, Stel, nakakatawa naman sa panahon ngayon may crisis. Makinapag talaga totoo ang pagiging masinop. Kasi sabi mo nga, lumalukana daw po rin. Hindi, the right term that you mention is masinop. Diba? Kaya may natutupot nga ganito ang crisis. O sige, mamaya babalikan ka namin at syempre kasama yung ating resource person para pag-usapan pa yung mga pangarap na dapat ibuhay. May mensahe ka muna sa ating mga kababayan na ngayon ay nasa lockdown, nasa quarantine para mabuhay pagkakabot. Ishel. Ayan, lahat po tayo talaga namang apektado sa COVID-19. Hindi naman natin gusto to pero andyan na siya. And sabi nga walang binigay si Lord na pagsubok sa atin na hindi natin kaya magpasan. Kaya sumunod po tayo sa batas ng government natin kasi ang gusto lang naman nila ay yung kabubuti natin lahat. Mawawala na rin po yan sa mawawala na rin po yan kaya ano tayo business na sa bahay tapos ang pinawang pag-book o ayan diba malawag madali mawawala din yan. Okay, Sel, stop crying na, mamaya ka uli iyak, palyakin ka na eh pa. Okay, ang mga buhay na pangarap saka dahang loob ng Panayaman at Elite Marketing Corp. Friends. And of course, with Selani Palagio na siya naman nagbigay buhay. Kung ano ba talaga ang buhay na pangarap. Magbabalik kami together with our guest, Miss, of course, si Ma'am Pina para mag-discuss pa about dreams. Thank you, Selani. Ang ganda-ganda mong bahay.
Babalik kami. Meanwhile, back to studio, Nancy. Babalik ako. Ito ba? At pag na-reach mo naman yung
maging sakim na mag-i-share yung alam mo, yung karanasan mo, at kailangan mo talaga na ipakita na willing ka rin ibahagi kung ano yung pwede mo ibahagi dun sa mga taong struggling katulad mo nung araw. Huwag kang magmataas, baka sabihin mo, ay, hindi ako nga i-share, ako lang kailangan maging successful. No! Magmadamot, huwag sakim. Kailangan matutong magpagtulungan, i-share mo. Okay naman ang kapaligiran, Carrie, at saka nakakuha na kami ng
delivered na goods from the barangay. Kasi nga, na-extend, di ba? So, meron na naman kami bigas, at saka meron na naman kami mga nilata. So, thank you po sa mga relief goods. At ayun na, ang magandang si Sel. Hi, Sel! Hi, Sel! O, ayan. So, Sel, ang dami mo na-inspire pati yung aming expert sa behavior na touch din. So, with Mami Wayne, naiyak kami kalago. Nakaka-inspire yun, Sel, for all of us. And congratulations. Sana huwag ka magsawang tumulong dito sa mga katulad mo rin na nag-umpisa before. Kasi kaya tayo dumating din sa ganitong sitwasyon natin. Kasi kailangan meron din tayong tulungan in the future. Kaya saludo ako sa iyo, Sel. And with that, because thank you so much. Iiwanan mo pa ng isang magandang outfit. And of course, they were blessed with the talent, with the, what do you call this word? Desire to succeed. Ayan. Ito muli si Sela. Pakikita natin dito sa Ito. Sa mga kapatid ko, gracias sa Eddas na
kami, ma'am.